sikura lang ang may sing-sing. Sikura. Dapat pala sikura mga pamamidat pala. Hey mga kalapatids, kapadyak! Welcome to my channel, Creator ESTONG Love. Please like, share, subscribe, at mas maganda kung magko-comment kayo. Okay? Intro po muna tayo. Kalapatids, kapadyak, ang content po natin for today, i-update ko lang kayo sa aking mga kalapatids nasa likod ko, at syempre pati na rin sa aking mga lovebirds, parakeets, and opaline. Okay? At syempre, hindi rin mawawala mamaya si Creator ESTONG Love Nose, na meron siyang ibabahagi na kaalaman, dagdag kaalaman sa mga nakakaalam, sa mga hindi pa nakakaalam na dapat nating malaman. Okay, ipapakita ko ngayon sa inyo yung update ko sa aking mga kalapati sa bago nilang kulungan. Ganun din sa aking mga lovebirds at parakeet. Eto ngayon, let's watch this.
Wala po, waiter, ESTONG, look, nose. Good day mga kalapatids, kapadyak. Ito na nga po pala si Greater ESTONG Loft Nose. Meron po akong ibabahagi sa inyo na dagdag kaalaman sa mga nakakaalam at hindi nakakaalam na dapat nating malaman. Okay, ito po ay tungkol sa kung paano magpaitlog ng parakeet o ng mga lovebirds at ganun din sa mga kalapati natin, kalapatids. Okay, doon po sa mga parakeets, may mga parakeets po na maseselan katulad po ng alaga ni Greater ESTONG Loft. Yung parakeet niya na si Pretty Bird at Beauty Bird. Maselan po yun. Pero pinakamaselan po din yung babae, si Beauty Bird. Ngayon po yun. So, ilang beses na po nakitlog yun, si Cheeky Bird. Ang una niya pong naging kapartner ay si Kururu. Yung ang kulay niya ay white purple. Kaso, hindi nag-success doon. So, nag-success nga. Napisa yung itlog nila, pero namatay din. Kasi nga, hindi nila pinapakain ng maayos. Tapos sumunod, ang ginawa ni Greater ESTONG Loft, pinatter naman niya kay Pretty Bird, si Cheeky Bird. Ngayon ito nga, ang ginawa nga dapat nga pala natin gawin, pagdating ng mga kalapati ay mga parakeet, mga ibon, masiselan po tawag doon. So dapat kapag ka nag-itlog sila, so malalaman nga, sabi ko nga doon sa nakaraang video, na kapag nag-itlog sila, malalaman nyo yan after 10 days. Siyempre, kailangan makita nyo kung nag-mate nga sila. So, pag nag-mate sila, magbilang kayo ng 10 days, unang itlog, lalabas nyan, maglalabas ng unang itlog, at the other day, maglalabas ng unang itlog. Ngayon, ipapakita ko nga sa inyo, dun sa video na Greater ESTONG Loft, yung apat na naging itlog ni Pretty Bird at Cheeky Bird. Yun po ay napisa na. Kaso, hindi na ho niya binidyohan kasi nga maselan yung parakeet na yun, si Pretty Bird. So narinig na lang niya na nag-iingay na, ibig sabihin napisa na yun. So siguro sa susunod maipapakita niya yun na kapag ka dumabas na sa kulungan, so maipapakita niya sa susunod na video. Ngayon, ang isa ko pong dagdag kaalaman sa mga kalapati naman. Sa mga kalapati, yun nga ang sabi ko nung nakaraang video ng mga kalapati, kapag ka ang itlog nila, nang itlog sila at ibinukod mo kagad, tinanggal mo sa kulungan ng itlog at ibinalik mo, hindi nila lilimliman yon. Okay? Kaya dapat sa mga masiselang mga kalapati at parakeet natin, malalaman naman natin kagad yan kung maselan sila. Kung pagka tinanggal mo at nagtutuka-tuka sila, ibig sabihin maselan yun. Pero kapag kinuha mo, hindi naman sila nagagano at binalik mo at inupuan uli kagad, nilimliman kagad. So, ibig sabihin, nilimliman niya pa rin ng itlog. Okay, mga kalapatids, kapatyak, hanggang doon lang po muna. Sana may tutunan kayo sa aking ibinahagi. Maraming salamat and God bless us all. Thank you. Okay, mga kalapatids, kapatyak, sana natuwa kayo at nagustuhan nyo yung video na pinakita ko sa inyo. At syempre, sana may tutunan din kayo dun sa mga ibinahagi ni Greater ESTONG Loft Nose. Okay mga kalapatids, kapadyak, hanggang dito po na lang po tatapusin ang aking video. At dahil medyo umuulan na, iaakas ko pa ang aking mga sinampay na damit. Maraming salamat. Please like, share, subscribe. At mas maganda kung magko-comment kayo. Okay? God bless us all. Thank you.